po guys, tapos ko na pong hugasan itong mga biomedias natin. Guys, it's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Dilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, gagawa po tayo ng DIY aquarium tap filter. At syempre gagamit po tayo ng mga recycled materials para sa project na to. Maghanap lang po ako ng mga pwedeng gamitin natin dito. Kung maalala nyo po yung last video natin na bumili po tayo ng mga red sword tail ng mga isda, may binigay po sa atin na limang oranda na goldfish. Ilagay ko po yun sa aquarium, kaya ngayon yun po yung gagawa natin ng filtration system. Kaya yun, samahan nyo po ako. Without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Good day po sa inyo lahat mga kahabi. I hope you're all safe and healthy. Ngayon, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Ngayon, pakain po muna tayo ng mga isda guys. Yan. So, ito po yung mga isda natin. Hi mga isda! Doon po sa mga kahabi natin na bago pa lang sa channel na to at doon sa mga first time pala makita tong video na to na gusto rin mag fish keeping, ito po yung ginawa nating DIY trapal pan. Naka-skimmer po siya guys at may dalawang bottom drain. Ito rin po yung filtration system natin. Mechanical at biological filter. Yan po yung spillway natin. Itong lahat po guys ay DIY lang natin at makita nyo po yung mga videos nito sa channel natin. Ngayon, pakainin po muna natin yung mga isda. Yan. Isda. Ayan po guys, so ito po yung aquarium ko. Yan, ito po yung mga binigay sa atin na oranda na goldfish. Lima po ito guys. Ngayon, ito po yung gagawa natin ng filter. Ayan po guys, ito po yung nahanap natin dito na pwede natin gawing filter. Isa po siya sa mga organizer na makikita natin sa loob ng ref. Yan, nalagyan po siya ng tubig. Napakadumi niya po talaga guys. Yan. Pero ito pwede po natin gawin itong filter. Ngayon, ang pinakauna ko pong gagawin dito ay linisin ko po muna ito ng mabuti. Guys, tapos ka na po siyang hugasan. Napakalinis na po niya. Malayong malayo na po siya sa itsura niya kanina. Napakadumi po talaga. Ayan. Pinatuyo ko na din po ito. Ngayon, gagawin na po natin yung susunod na step. Ang bala ko po dito guys ay dito po yung gagawin ko na output ng tubig. Gagawa po ako ng maliit na spillway dito para maganda po siyang tignan. Diyan po natin ilalagay yung mga filter medias natin. Ayan po guys, ito po yung nakita ko doon na pwede natin gawing spillway dahil transparent din po siya, na bagay din po siya dito sa ating filter. Ang gagawin ko po dito is ikakat lang po natin to para maging spillway dito. Tingnan na lang po kung paano natin ito gagawin. Guys, nagawa ko na po itong output ng tubig natin dito. So, ginawan ko po siya ng maliit na spillway para maganda din po siyang tignan. Ngayon, ididikit ko na po ito gamit ang epoxy dahil wala po akong ibang pandikit pa po dito. Magmix lang po tayo ng equal amount ng epoxy. All purpose po itong gamit ko. Ayan po
po guys, tapos ko na pong lagyan ito ng epoxy. Na-seal na po natin to. Ngayon, hintayin na lang po natin ito na matuyo. Habang hinihintay po natin ito na matuyo, i-prepare po muna natin yung mga filter medias na gagamitin natin dito. Ayan po guys, ito po yung gagamitin kong biological filter media. Ito pong mga bato at saka shell. Meron din naman pong ibang filter media na pwede po kayong gamitin, kagaya ng lava rock or ceramic rings na pwede nyo pong mabili sa mga pet shop na malapit dyan sa lugar nyo, or online pwede din po kayong bumili niyan. Ito po yung available ako dito sa bahay, kaya ito po yung gagamitin ko. At itong fiber wool, ito po yung gagamitin kong mechanical filter media, dahil epektibo po ito na pansala ng mga dumi. Ngayon, hugasan ko po muna ito. Ayan po guys, tapos ko na pong hugasan itong mga biomedias natin. Ngayon, check ko na po yung filter natin kung natuyo na ba yung epoxy na nilagay natin. What's up guys? So puputulin po muna yung panonood nyo dahil may nagpadala po sa atin ng napakasarap na burger. Galing po ito sa Salt and Pepper. Ngayon po guys, itikman na po natin to. Ito po ay pepper and mushroom burger. Yan ay 2-layer burger. Yan, so ngayon titikman na po natin guys. Oops, dyan. Ang laki po ng patty nila guys. So sa mga kahabi natin dyan na taga Cebu, lalo na yung nasa Talisa area lang, order na po kayo nito guys. Nalagay ko po yung link nila sa description box. Marami po kayong papipilian na burger sa kanila guys. Nalagay ko na lang po dito yung menu nila at yung mga price. Napakalaki talaga niya guys. Maubusog ka na talaga sa isang burger lang. Hindi ko na lang maubos eh. Ngayon, back to the video. Ayan po guys, natuyo na po yung nilagay natin na epoxy dito. Ngayon, set up na po natin ito dito sa ating aquarium para malagay na din po natin yung mga filter medias. Ayan po guys, tapos na po natin gawin itong ating DIY aquarium filter. Napakasimple na po ng design nito guys, pero effective naman din po siya. Ito po yung mechanical media natin at saka mga biological media. Nilagyan ko lang po siya ng maliit na spillway para maganda din po siya ang tingnan. Salamat po sa panonood mga kahabi. Sana po may natutunan po kayo dito at may nakuha po kayong idea sa ginawa nating project today. Kung nagustuhan nyo po itong video na to guys, comment nyo lang po dyan at gagawa pa po tayo ng iba pang design ng mga tap filter or aquarium filter. Syempre, gamit din po tayo ng mga recycled materials na makikita natin dito sa bahay. Yun, sana nag-enjoy po kayo sa video na to at sana po may natutunan po kayo dito. At doon po sa mga kahabi natin ng mataga Cebu, try nyo po yung burger ng Salt and Pepper. Masarap po siya guys. Sa mga gusto pong matry, ilalagay ko po yung link nila sa description box. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko at wala din pong mayayari. At before po tayo matapos, ito na po inyong mga shoutout.
Ayan, so that's a good tip we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you'll like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you will gonna be notified for my upcoming videos. So that's it. Thank you and see you in my next video.